mas pinalakas. Mas pinalawak. Buong pwersang mag-ahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon sa mga panig ng mundo. EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Halos 5 araw na lamang bago ang 3rd sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lumabas sa isang survey report ng Pulse Asia na bumaba ang approval at trust ratings ng presidente sa tala nitong buwan ng Hunyo. Narito ang balita. Approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nakalipas na 3 buwan batay sa pinakabagong report ng Pulse Asia. Sa June 2024 ulat ng bayan na inilabas ng Pulse Asia nitong 17 ng Hulyo, pumatak sa 53% ang nakuhang approval rating ng Pangulo mula sa survey na isinagawa noong June 17 hanggang 24 na may 2,400 na respondents. 2% itong mas mababa kung ikukumpara sa approval score ni PBBM noong Marso na may 55% na ibinabatay sa kaalaman ng mga kalahok sa survey patungkol sa naging pagganap o performance ni Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Batay sa report ng Pulse Asia, bumaba ang approval score ng Pangulo mula sa mga tugon sa Luzon na nabawasan ng 9% at sa Mindanao na bumaba ng 2%. Sa kabilang banda, bumaba rin ang trust rating scores na nakuha ng Pangulo batay sa kaparehong report. 52% ang nakuhang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan, 5% na mas mababa mula sa 57% na score noong Marso. Katulad ng sa approval ratings, sa trust ratings mula Luzon at Mindanao ang nakitaan ng pagbaba na may kaukulang 9% at 3% na bawas. Nakabatay ang resulta sa kung gaano kalaki o kaliit ang pagtitiwala ng mga kalahok sa survey sa partikular na personalidad. Ang naturang report ay lumabas halos 5 araw bago ang 3rd sona ng Pangulo na nakatakdang ganapin sa Lunes, 22 ng Hulyo. Samantala, para naman kay Vice President Sara Duterte, tumaas ang kanyang approval rating sa 67% kumpara noong Marso, habang nanatili naman sa 71% ang resulta ng kanyang trust scores. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Nagkasundo naman ang Pilipinas at China sa pagpapalawig ng kanilang linya ng komunikasyon upang maiwasan ang mga alitang nangyayari sa dalawang bansa, lalo na pagdating sa usaping agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tunghayan ang detalye ng balita sa report na ito. Sana ang Pilipinas at China ay nagkaroon na ng maraming alitan sa karagatan kung saan ilang Pilipino ang nasaktan at mangingisda ang naperwisyo dahil sa mga territorial disputes ng mga ito. Gayunpaman, plano ng dalawang bansa na magtatag ng 3 communication channels kung saan ang unang channel ay nakatalaga para sa mga representatives ng bawat opisyal sa karagatan at ang pangatlo ay para sa kanilang mga coast guards. Samantala, ang Foreign Ministry ng Pilipinas sa China at ang Chinese Embassy sa Manila ay hindi kaagad nakapagbigay ng kanilang tugon sa nasabing bagay. Nagkakaroon na ng mga diskusyon ng Philippine Foreign Ministry patungkol sa mga Chinese counterpart guidelines upang subaybayan ang implementasyon ng kasunduan. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat. Simula naman sa Biyernes, opisyal na uupo si Department of Education Secretary Juan Edgardo Angara sa nasabing posisyon matapos ang turnover ceremony ngayong araw. May balita si Criza Lopez. Pumumuno
pinamuan ni Secretary Sunny Angara ang kagawaran ng edukasyon. Ito'y matapos magsagawa ng turnover ceremony sa DepEd Complex si former Secretary Sara Duterte ngayong araw July 18, 2024. Buong pagpapakumbaba kong tinatanggap ang katungkulang na ito bilang tugon sa tiwala at hamon ng ating Pangulo na higit sa pag-ibayuhin ang mga programa na magsusulong na mataas na kalidad ng karunungan para sa ating mga mag-aaral. Sa isinagawang turnover ceremony, ipinasa ni Vice President Sara Duterte ang selyo ng kagawaran kay Sunny Angara, tanda ng pamumuno sa tanggapan. Ayon kay Angara, sa 2 dekada na paglilingkod niya bilang mambabatas, tinutukan niya ang paggawa ng mga batas na makapagpapabuti sa sistema ng edukasyon sa bansa. Pinasalamatan niya ang mga opisyal ng kagawaran sa maayos na transition of work sa loob ng ilang linggo. Gayon din umaasa ang bagong kalihim na mapagtutulungan nila ng mga opisyales ng edukasyon na mapagtagumpayan ang mga programa para sa ikabubuti ng mga guro at estudyante. As we assume our role and start a new chapter for DepEd, we want to hit the ground running and we want to learn from all of you here as we go along. Please help us in this journey as education is a pillar of our nation's progress. It is only through a nation's efforts that education will be improved and made more effective. Inamin naman ni Duterte na sa kanyang pag-alis sa kagawaran, mayroon pang mga programa ang hindi pa natatapos. Bukas, July 19, epektibo na ang pagbibitiw ni Duterte bilang kalihim ng edukasyon, matapos isumite ang resignation nito noong June 20 sa Palasyo. Kasabay rin ito ang resignation ng 5 senior officials ng DepEd, kabilang si Attorney Michael Poa na siyang spokesperson ng DepEd upang bigyang daan ang panibagong administrasyon sa edukasyon na makapili ng makakatuwang sa pagsasakatuparan ng mga programa. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa ilalim naman ng direktiba ni NDI Director Judge Jaime B. Santiago sa pagpapalawig ng anti-crime operations, natimbog ng mga ito ang mga fake IDs na binibenta online. Ang detalye ng balita sa aking report. Isang ng mga pulisya ang mga fake BIR TIN card at natunto ng pinagmula nito batay sa ibinigay na impormasyon ng isa sa reseller ng IDs. Kinilala ang reseller ng peking mga ID na si Jerisa Biariquatro, kilala sa alias na Yuri Chan, kung saan inamin nito ang pinagkukunan o pinagkukuhanan niya ng mga IDs online. Sa kooperasyon ng NDI at Bureau of Internal Revenue, naaresto nila ang suspect na kinilalang si Geraldine Lomongo Chausa at natagpuan ng nasa 240 mga fake BIR TIN cards at ang 250 mga blank PhilHealth cards kasama ng isang laptop at printer. Ang mga nakuhang ebidensya ay idinala na sa NBICEVRO para sa mas masusing paglilitis. Sa kasalukuyan naman ay isinasaayos pa rin ng mga otoridad ang mga kasong maaaring ipataw sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings. Para sa EurTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Kabilang naman na ngayon si dating presidential spokesperson Harry Roque sa 5 karagdagang individual na ipinatatawag ng Kamara at Senado para dumalo sa pagdinig kaugnay ng investigasyon sa kanila umanong pagkakasangkot sa ilegal na pogo sa bansa. Narito ang detalye. Tawag na ng Senado at ng House of Representatives sa susunod na pagdinig kaugnay ng pogo si dating presidential spokesperson Harry Roque at 4 na iba pang individual. Sa mosyon ng House Joint Committee on Public Order and Safety at ng Games and Amusement Committee, nakatakda ng ibitahin ng panel si Roque maging sina dating Philippines Amusement and Gaming Corporation PAGCOR Chair Andre Domingo, Dennis Cunanan at si Cassandra Lee Ong para sa susunod na pagdinig patungkol sa ilegal na pogo sa bansa. Ang mosyon na ito ay kasunod ng naunang pahayag ni Senador Riza Hontiveros na namumuno sa pagdinig ng Senado sa pogo sa bansa na balak nitong imbitahin si Roque dahil sa mga umano'y kaugnay nito sa pogo. Matatandaan na naisiwalat sa mga naunang pagdinig na nakalista si Roque bilang legal officer ng Lucky South 99, isang pogo hub na na-raid sa Pampanga noong nakarambuan. Si Ong naman ay itinuturo bilang corporate secretary ng Whirlwind Corporation na iniuugnay din sa Lucky South 99, habang si Cunanan, isang graft convict at dating opisyal ng pamahalaan, ay abogado umano ng naturang na raid na pogo hub.
Samantala, si Domingo naman ay pinatawag para magbigay umano ng karagdagang impormasyon tungkol sa lagay ng ilegal na pogo sa bansa noong kanyang termino bilang chairperson ng PAGCOR mula 2016 hanggang 2022. Matatandaan na nadawit ang pangalan ni Roque sa issue kasunod ng pahayag ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco na humiling ito at si Ong ng isang pribadong meeting kasama siya para ayusin ang kinasangkutang $500,000 issue ng Lucky South 99. Nakatakda ang susunod na pagdinig kung saan inimbita ang limang individual na ito sa Martes, ika-23 ng Hulyo, makalipas ang ikatlong sona. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatiling nakatutok, magbabalik ang balitang tapat makalipas ang ilang sandali. Hills Promenade, Magallanes Paseo Commercial Center, o sa TAF, Pasay Rotonda kaya. Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Gusto mo bang magpa-billboard? Sa Green Hills Promenade, Magallanes Paseo Commercial Center, o sa TAF, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita. Target ng pamahalaan na makapaglagay ng 125,000 na free internet sites sa iba't ibang parte ng bansa sa taong 2028 sa layunin na mapabuti ang antas ng digital divide sa Pilipinas. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy, plano ng gobyerno na palawakin pa ang free public internet access program sa bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mas maraming internet sites, partikular na sa mga geographically isolated at disadvantaged areas. Bukod sa mas mapaglalapit nito ang digital divide margin sa bansa, sinabi ni Uy na ang naturang programa ay makatutulong din sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Aniya, batay sa mga datos, ang 10% pagtaas sa estado ng internet ay maaaring makapagdala ng 1.4% na pagtaas sa gross domestic product sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong 13,562 na internet sites sa halos 1,400 na bayan at syudad sa bansa at sa mahigit 3,000 geographically isolated at disadvantaged areas sa Pilipinas. Dagdag ni Uy, nakadepende pa sa pondong ilalaan ng gobyerno ang pag-usad at pagsasakatuparan ng naturang proyekto sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, nahuhuli ang bansa pagdating sa bilis at saklaw ng internet kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia na batay sa mga pag-aaral ay bunsod ng mababaring investment pagdating sa sektor na ito. Samantala, arestado naman ng National Capital Region Police ang mga Japanese fugitives na may kaugnayan sa telecom fraud na nakabase sa Cambodia. Tunghayan ang detalye ng balita sa aking report. Huli ng mga otoridad ang 4 na Japanese individuals na sangkot sa telecom fraud syndicate na nakabase sa Cambodia. Ayon sa report, ang naging operasyon ay naglalaman ng arrest warrant para sa suspect na si Sawada Masaya na naaresto sa NAIA Terminal 3 dahil sa panloloko nito. Sa magkasunod na operasyon, agad namang rumesponde ang mga pulisya nang may matanggap ang mga ito ng impormasyon patungkol sa pinagtutuluyan ng 3 pang suspect sa lugar. Kinilala ang mga ito na sina Suzuki Seji, Uda Koji at Kiyohara Jun. Sa kasalukuyan, ang mga suspect na ito ay nasa kustodiya na ng RSOG NCRPO para sa dokumentasyon at sa mas masusing pag-imbestiga. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, nakatakdang itaas sa yellow alert ang Luzon Grid bandang hapon hanggang gabi ngayong Webes, bunsod ng mababang operating margin nito ngayong araw. Sa
abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posibleng ilagay sa yellow alert ang Luzon Grid mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Kasunod ito ng unplanned outage ng San Gabriel nitong Miyerkules na kasalukuyang may 417.4 megawatts at nang naging tapya sa SCPC 1 hanggang 4 na nabawasan ng 150 megawatts bawat isa. Inilalagay sa yellow alert ang isang transmission grid kapag hindi sapat ang operating margin nito para punan ang contingency requirement ng naturang grid. Sa ulat ng NGCP nitong alas 9 ng umaga, ang available capacity ng Luzon Grid ay nasa 12,376 megawatts habang ang peak demand para rito ay 11,794 megawatts. Matatandaan din na isang planta ang isinailalim sa forced outage mula pa noong 2023 habang 8 ang nasa forced outage mula Enero hanggang Mayo 2024 at 8 power plants muli sa pagitan ng Hunyo at Hulyo ng kasalukuyang taon. Para naman sa balitang abroad, nagpositibo si US President Joe Biden sa COVID-19 nang makaranas ito ng ilang sintomas ng sakit habang dumadalo sa kanyang mga scheduled events sa Las Vegas. Narito ang aking report. Positibo sa sakit na COVID-19 si US President Joe Biden matapos nito makaramdam ng mga mild symptoms kaugnay sa sakit habang nasa kanyang biyahe papuntang Las Vegas. Ayon sa post ng The White House, pansamantalang babalik sa Delaware US State si Biden upang i-isolate ang sarili. Gayunpaman, sinisiguro naman ng White House sa publiko na ganap na gagampanan pa rin ng presidente ang kanyang tungkulin sa bansa. Samantala, ayon sa doktor ni Biden, nagkaroon ito ng upper respiratory symptoms na may non-productive cough at runny nose. Sa patuloy na hindi magandang karamdaman ng presidente, nagdesisyon ng ahensya na magpa-check up ito at doon nagpositibo sa sakit ang pangulo. Para sa EuroTV News, Dan Villegas, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang may init na balita ngayong tanghali. Hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, eurotvph.com. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang EuroTV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino.